ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. Happy, happy Sunday po mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po nais nating bigyan ng pagpupugay at pagkilala ang ating mga ina. Happy, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kayo po na tumatayo sa loob ng tahanan bilang ilaw, nagpapasaya, nag-aaruga, nag-nurture sa atin pong mga anak. Pinapanatiling malinis at maayos ang loob ng tahanan. Kayo po na nagdadagdag ng siya at ng saya at ng kulay. Binibigyan po namin kayo ng pagkilala at pagpupugay. Alam niyo po mga ina, you show us God. Yung mga kayo pong mga nanay, mga mama, mommy, you are a gift to all humanity. Sapagkat sa pamamagitan niyo po, nakikita namin bilang mga anak what God is like. Yung isang mapag-aruga at mapagmahal na ina na parang kagaya ng ni Kristo na sinisikap na yung kanyang mga anak ay masigurado ang kaligtasan. Kagaya nga nung mother hen ayon sa Matthew 23:37. Na titipunin yung kanyang mga sisiw under his wings. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ang aming pong dalangin, patuloy na pag-iingat, pag-aaruga, at na ang inyo pong maranasan at mapuno po ang inyong buhay ng masasayang mga experiences. Ma-reward, mabigyan kayo ng reward dun sa mga ginawa niyo po, sakripisyong ibinigay ninyo para sa inyong mga anak. Especial po na nais kong batiin ang aking mami. Happy Mother's Day po, Mami. Isa siya sa talagang sumupil sa akin, nagdisiplina at nagturo. At siya rin po ang nag-introduce sa akin. Ayan, medyo emotional ako kay Jesus. So, happy, happy Mother's Day again to all the mommies, the mothers out there. Dapat po masaya ano, yung araw na to. Mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy dito sa ating programa, Tinig ng Pag-asa, na hatid po sa inyo ng Adventist World Radio at ako po ang inyong kaibigan, si Melo Anademong. Inaninyahan po namin kayo na kami ay samahan sa araw-araw, alas 6 hanggang alas 7. Tayo po ay sa buwan ng Mayo, atin pong tinatalakay ang tungkol sa pananalapi at kasama po dyan yung mahalin natin ang trabaho, mga pamamaraan, paano na tayo mas magiging epektibo at sa atin pong paggawa, sa atin pong mga trabaho. Ganun din po ang pinakalayunin ng ating programa ay maihatid sa inyo yung pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. At sana po sa araw-araw ninyong pakikinig, sa araw-araw ng mga mensahe, kayo po ay lalong naaakit, kayo po ay lalong nauuhaw at nagugutom at nagkakaroon ng pagnanasa na makilala itong si Jesus na siyang tanging nagbibigay ng tunay na pag-asa. Sa mga nagnanais pong magkaroon ng mga aklat at aralin sa Biblia na atin pong patuloy na pinamimigay, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa amin. Tumawag or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number kung kayo ay nasa ibang bansa, ito po ang inyong maaaring tawagan ng libre, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang atin pong programa is also on social media, ang ating Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Paki-like po, at don't forget to share po sa inyong mga kaibigan. At sa lahat po na nagnanais ng readily available, downloadable po ng mga Bible study guide for kids and adults, feel free to visit bibleschools.com
/Central Luzon. Tayo mga kaibigan ay dadako na dito sa ating pag-aaral na may kinalaman sa pananalapi, pero ang atin pong binibigyan ng emphasis ay simula pa sa nakaraang linggo hanggang ngayon nagpapatuloy ay tungkol sa pagmamahal sa trabaho. Maaari pong ang ilan sa inyo ay nandito sa stage na naghahanap po ng trabaho. Subalit kahit po tayo ay walang trabaho, yung mga prinsipyo po dito ay hindi lamang naman mag-a-apply kung tayo ay nasa workplace. Muli po, ibigay na natin ang panahon kay Ma'am Vici. Magandang araw po muli sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Sa ating pagpapatuloy ng ating talakayan sa araw na ito ay muli nating tatalakayin kung paano natin mamahalin ang ating trabaho, kung paanong yung mga balakid sa ating trabaho ay ating maiiwasan. Kahapon ay tinalakay natin kung paano tayo tatanggap ng puna, kung paano natin ito mamanage, kung paanong hindi ito makakaapekto sa ating trabaho. Nang sa gayon ay tumagal tayo ng maligaya at payapa sa ating trabaho. Subalit bago yan, hayaan niyo po munang batiin kong muli ang mga tagapakinig na patuloy na sumusubaybay nitong ating programa. Sana po'y kayo nawiwiling makinig at nawa po'y kayo ay may natututunan sa maikling oras ng aking mga ibinabahagi sa inyo. Nawa po ito'y mai-apply ninyo sa araw-araw na inyong pagtatrabaho at maging magaan ang inyong kalooban at maging masaya kasama ng inyong mga katrabaho sa inyong pakikisalamuha. Ay i-enjoy ninyo ang inyong trabaho, magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan sa loob ng inyong pinaglilingkuran. Ngayon po ay pagpapatuloy natin kung paano nga na ating i-manage ang puna. Kahapon ay diniscuss natin na ang payo ay kapag tayo nakakatanggap ng puna, ay tayo hihinto. Huwag agad tayong gaganti o iisip na paano magre-retaliate o paano sasagutin. So, pause muna kasi kapag tayo ay gumanti agad o ididepensa natin ang ating sarili, baka sa ating action, tayo hindi makagawa ng hindi maganda. So, ito ang makikita sa atin kung anong uri ng pagkatao tayo. Susunod sa pause ay smile. Yan. Smile. Ito po yung magkoconnect sa dalawang parte. At ito ay ikinoconsider natin na kaibigan yung namuna sa atin. And thank. Bakit magpapasalamat? So maraming dapat ipagpasalamat dahil yung ating hindi maganda sa atin ay maiko-correct natin, diba? Or hindi na sinabi pa sa iba. Yan, marami tayong dapat ipagpasalamat. At kung maaari, i-clarify kung ano ba yung ibig mong sabihin. Ganyan, kapag tayo ay pinuna or kailangan nating humingi ng paumanhin dahil minsan yung ipinuna sa atin ay dahil sa hindi natin ng magandang action. So, kung maaari, humingi tayo ng paumanhin sa ating kasamahan or sa ating asawa, kahit sa ating anak. Yan, maging mapagpakumbaba tayo. Naikwento ko nga nung nagtatrabaho pa ako dati dun sa isang institution na may nakakwentuhan ako na sinabi niya, yung pagkikwentuhan namin hanggang sinabi niya sa akin na yung mga puna niya sa akin na madami. So talagang hindi lamang isa, dalawa, tatlo, napakarami na ipinuna sa akin na ito pala ay nagiging action ko na hindi ko alam, na hindi pala maganda ang dating sa kanila. So wala akong nagawa kundi humingi ng tawad sa nagawa kong mga action na yun. At ito'y tinandaan ko yan na yung mga dapat hindi ko gawin o sabihin ay naging maingat na ako. So, balit, talagang nasaktan ako dun sa puna sa akin. So, ito naman ay nung sinabi ko nga sa isang kaibigan, sabi ko pwedeng lumabas tayo at
ako lamang ay iiyak sa iyo. Yan. So, ito'y nung maiiyak ko, ganyan, ay naging magaan na ang aking pakiramdam. At hindi naman sumama yung loob ko doon sa mga narinig kong puna sa akin. So, alam nyo ba na mayroon tayong matututunan dito sa mga punang yun? Sabi nga po, smile, thank, and learn. So, ano yung pwede nating matutunan? Ang sabi po dito, we can learn to value constructive criticisms as a way to growth. Itong mga puna sa atin ay mahalagang instrumento para tayo ay lumago. Lumago ang ating pagkatao. Kasi gusto lang lagi natin tayo mapuri eh. At ayaw natin nung mapupuna. So, kapag tayo ay tumanggap lang ng tumanggap ng papuri, ito ay makakahadlang sa ating paglago. Kung gusto lang natin ay purihin tayo at hindi tayo mapulaan, ito ay makakahadlang upang tayo'y lumago pa. Ano pa? Kailangan nating tutong maging open sa mga constructive criticism. So, ang problema daw, ang sabi ni Norman Vincent Peale, the trouble with most of us is that we would rather be ruined by praise than saved by criticism. Marami sa ating pinipili pa natin na masira tayo dahil sa mga papuri kaysa mailigtas tayo sa pamamagitan ng criticism. Ayan. Meron tayo kasing mga kilos, mga gawi, na yung iba, yung hindi mga sincere na mga kaibigan, hindi ka papansinin, salip ay pupurihin ka. Ikaw naman na walang kaalam-alam, minsan yung papuri ay kabaligtaran pala. So, mapapahama ka ng hindi mo nalalaman. So, kaya ang sabi nga dito, the trouble with most of us is that we would rather be ruined by praise than saved by criticism. Isa pang sabi ni Winston Churchill, criticism may not be agreeable, but it is necessary. Hindi man ito katanggap-tanggap, pero kailangan. It fulfills the same function as pain in the human body. Yan. It calls attention to an unhealthy state of things. Minsan meron tayong mga nararamdamang sakit sa ating katawan, pero ito ay nakakatulong sa atin. So, we can learn to see and accept people's opinions. Pagka tayo ay napupulaan, natututo tayo natanggapin ang opinion ng ibang tao. Kadalasan tayo humihingi ng feedback, di ba? Anong masasabi mo sa ating ginawa? Anong masasabi mo sa aking sinabi? Yan. So, ang criticism, ito ay another type of people's feedback. Yan. Without feedback, we can learn the same lesson slower. Kung walang feedback, kung wala silang ipupuna sa atin, ay magiging ang ating pagkatuto ay magiging mabagal. Kaya kailangan natin 'yan. So, ang sabi pa dito ni Somerset Maugham, mahirap i-pronounce. Sabi niya, people ask for criticism but they only want praise. Ayan. May mga tao na humihingi sila ng puna pero sa totoo lang, ang gusto nila ay papuri. We can learn from negative criticism too. Matututo rin tayo sa mga negative na puna. So, ang gagawin lang natin, separate natin yung tone sa ideas. Ayan. Even negative criticism, there is a rational point. Mayroong punto sa ipinupuna sa atin. So, ito ay opportunity para tayo ay lumago. Or, ito ay excuse para tayo mag-stop sa trabaho. Gagawin ba natin yon? Na tayo ay, dahil ayaw nating mapulaan,
tayo ay titigil sa pagtatrabaho. Hindi po. Nawa ay lalo tayong lumago. What makes a difference? Our own attitude. Ano pa? Ano pang matututunan natin? We can learn to separate ourselves and our faults. Ipukod natin yung ating sarili sa ating pagkakamali. Sabihin natin na, this is only an apple pie and I am not an apple pie. Ayan. Yung ating pagkakamali, ito'y isang maliit lang na bagay. Hindi naman yun ang sa buong buhay natin magde-define sa atin kapag tayo nagkakamali. Yan. Diba? Minsan pagka nagkakamali tayo, kaya mo yan. Sasabihin natin ganun. So, we can learn to ignore the false criticism. Matututunan din nating tanggihan or huwag pansinin yung mga negative criticism. Pagka nakatanggap tayo ng puna, tingnan natin yung pinagmumulan ng criticism. Tingnan natin yung tao. Ano ba siya? Ano bang meron siya? Ano bang pagkataon niya? So, para hindi basta-basta tayo masaktan. Na, kasi minsan yun nga mga tao, walang alam kundi mamuna. Tanggapin natin na ganun talaga siya o meron siyang pinagdadaanan. There are people who will criticize you no matter what. Ano mang iyong gawin, pupulaan at pupulaan ka. Ang sabi nga we cannot please everybody. Huwag na nating pansinin yung mga tango na mayroon niyang pinagdadaanan. So, sabi ni Margaret Thatcher, if my critics saw me walking over the Thames, they would say it was because I couldn't swim. Yan, kapag meron tayong nagagawa, bawa tayo ay nag-excel sa isang ginagawa, sasabihin, kasi hindi niya kayang gawin yung ganitong bagay. May mga taong ganyan yung hinahanapan tayo ng kung saan tayo mahina. Yan ang ipinupuna sa atin. Kaya huwag natin silang papansinin. Ignore them. We can learn to use our sense of humor. Yan. Yan tayo, dapat maging masaya na gamitin natin yung ating sense of humor. Kapag tayo pinulaan, sabihin, bakit ang taba-taba mo? Sabihin, kasi yung masaya ako, hindi nang bababae ang asawa ko. Yun daw mga payat, yun daw yung yung mga namumroblema kasi ang asawa nila nang bababae. O kaya sabihin, ang pangit-pangit mo, ay magpasalamat ka dahil kung walang pangit, walang maganda, hindi ka maganda kung hindi ko dahil na ako'y pangit. Yan. A sense of humor. So, we can learn to care about people's feelings. Kapag tayo ay napuna, ay matututo tayo na ganito pala ang pakiramdam ng napupuna. Kaya magiging careful tayo o sensitive sa ating pamumuna. People love others not for who they are but for how they make them feel. Ayan. So, mahalaga sa tao, matatandaan ka ng tao kung paano mo ipinaramdam yung pag-care mo sa kanya. Matatandaan ka niyan. Kaya, maging careful tayo, sensitive tayo sa ating mga sinasabi. Bukas ko, itutuloy ko po muli kung ano pang ating matututunan sa pagtanggap natin ng puna, mga kaibigan. Nawa po'y patuloy kayong sumubaybay sa programang ito upang maging masaya, maging payapa ang inyong buhay sa piling ng inyong mga kapamilya, katrabaho, at kasama sa komunidad. Ito lamang po at magandang araw po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ate Vigie, sa muling paalala. Tayo po ay nag-focus kahapon ngayon tungkol sa mga criticism, paano natin ito tatanggapin kapag nagkakamali tayo sa trabaho. Minsan iniisip ko, Ate Vigie, ikaw ba ay may hugot?
So, hindi ito maiiwasan, lalo na sapagkat magkakaiba tayo ng background, ng mga pamamaraan, doon sa mga kasamahan natin sa trabaho. Pero po, na-discuss na rin natin ito sa mga nakaraang panahon, yung paano na tayo magkakaroon ng mga positive na relationship sa kapwa natin, at ito po ay bahagi rin noon. Pero sa mga ngayon po na kapakinig at kahit narinig na natin ito, maganda po itong paalala. Again, hindi lamang po ito nag-a-apply sa atin pong workplaces. Alam ko ang marami sa atin ay nandyan lamang po sa bahay. Kahit sa pakikitungo natin sa ating mga kasambahay, maaari po natin itong kapulutan ng aral. At sa mga sunod po ay pag-uusapan din natin kung paano naman tayo magkakaroon ng mas matalinong paggamit, pag-manage ng atin pong mga pananalapi. Kaya po kayo ay patuloy namin inaasahan na sumubaybay. Tayo po ay patuloy rin, mga kaibigan, sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap, mag-text lang po o tumawag sa 0917-174-2777. 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. We are also on social media, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng makalangit na awitin. Remember, you're never alone.
Maraming maraming salamat po sa awitin na ating narinig na sana po ay nagdagdag sa atin ng saya. Maganda mga kaibigan na sa maghapon ay kumakanta, masaya ang atin pong puso. Kahit na hindi tayo maigi kumanta, kahit na hindi tayo nasa tono kumanta, kumanta po tayo kasi yun ay nagpapakita, nagpapahayag ng saya, no, na nandun sa puso natin. At nakakahawa rin yun sa ibang mga tao. Tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kalalakihan sa bagong tipan sa New Testament. Kahapon po ay diniscuss na natin ano yung mga disciples. Ngayon po ay another, isa na namang apostol ni Jesus sa katauhan ni John. Ito yung tinatawag natin na John the Beloved. John the Man of Love. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At ang ating bibigyan ng pansin ngayon, isa sa alagad ng ating Panginoon, ang pangalan ay si John. Si John o si Juan ay anak ni Zebedeo, kapatid niya si Santiago, at kasama sina Peter at ang kanyang kapatid na si Andres o si Andrew. At ang kahulugan ng kanyang pangalan, Yahweh is gracious. Napakaganda ng kahulugan ng kanyang pangalan, Yahweh is gracious. Ang ating Panginoon siyang pumili kay John, isa sa lagad ng ating Panginoon, nanupat samantalang siya ay nangingisda kasama ang kanyang kapatid, ay tinawag siya ng ating Panginoon. Si John ay nagkaroon ng isang karanasan na kita niya ang Mount of Transfiguration ng ating Panginoon sa isang bundok. Si John ay magaling sa pagsulat sapagkat siya ang sumulat ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Juan. At gayon din siya ang sumulat ng 1 Juan, pangalawa at gayon din pangatlo. Ang mga ito ay mga pastoral letter at sa kanya rin binigay ng ating Diyos ang pagsulat sa aklat ng Apokalipsis, ang huling aklat sa banal na kasulatan. Si Juan na alagad ng ating Panginoon ay siya lamang ang alagad ng ating Panginoon na samantalang si Jesus ay nakapako sa krus. Ang tanging alagad ng ating Panginoon na lumapit sa krus, walang iba kundi ang kanyang alagad na si John. Kung bakit pinagtagubilin ng ating Panginoon ang kanyang mahal na ina kay John, samantalang siya ay nakabayubay sa krus, ang ating Panginoong Jesus. Sa kanyang karanasan ay meron tayong maaring masabi. Ang una sa kanyang karanasan, he was a man of ambition. Siya ay lalaking ambisyoso. Kaibigan, hindi masama ang mag-ambisyon. Subalit kapag ka ikaw ay merong ambisyon at pagkatapos ikaw ay nakakaapak ng ibang mga tao, hindi magandang ambisyon yan. Na merong isang lalaki sa ating kasaysayan, ay nagkaroon din ng ambisyon, ang pangalan niya ay si Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln, ayon sa kasaysayan, siya ay pumasok sa politika at gayon din siya ay pumasok din sa negosyo, subalit siya ay nabigo. At bagamat siya ay nung una, hindi siya na-elect sa legislature, subalit dumating ay ng panahon, siya ay na-elect. Ang kanyang asawa o sweetheart ay namatay
At pagkatapos nagkaroon siya ng nervous breakdown. At pagkatapos siya ay natalo siya sa kanyang pagiging speakership doon sa Kongreso ng Amerika. At noong 1840, siya ay natalo sa electoral. Subalit noong 1843, again, siya ay natalo sa Kongreso. Subalit noong 1846, siya ay na-elect sa Kongreso. At noong 1848, siya ay natalo sa Kongreso. At noong 1855, siya ay natalo sa Senado. At noong 1856, siya ay natalo bilang Vice President. At noong 1858, natalo siya sa Senado. Subalit noong 1860, siya ay na-elect na bilang presidente ng Bansang Amerika. Katulad ng aking sinabi, kaibigan, hindi masama ang mag-ambisyon. Hindi masama ikaw ay magkaroon ng ambisyon na makatapos sa iyong pag-aaral. Hindi rin masama na ikaw ay gustong yumaman basta nasa mabuting paraan ang iyong pagyaman. Subalit ang lalaking ito, sa kanyang pagiging ambisyoso, ang wika ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo 20:20-21, ang wika, pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki, siya'y lumuhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong dalawang kong anak ay umupo ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Iyong isipin, kaibigan, noong ito ay narinig ng ibang mga alagad, ano kaya ang kanilang damdamin? Ang ating pagiging ambisyoso sa ating mga buhay ay maganda ito kapag ka ito ay nasa tamang paraan at mabuting paraan. Subalit kapag ka tayo may ambisyon at pagkatapos ngayon meron tayong taong naapakan, yan ang isang ambisyon na hindi maganda. Ang pangalawa na karanasan ni John, siya ay isang lalaki na merong violent temper. Ano ibig sabihin ito? Meron siyang mainit na ulo. At ang wika ng ating Biblia ayon sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 51-55, ang wika ng Biblia, nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya, humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Subalit, hindi nila tinanggap siya sapagkat siya'y nakatutok sa Jerusalem. At nang makita ito nina Santiago at Juan na kanyang mga alagad ay sinabi nila, Panginoon, ibig mo bang kami ay magpadala ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? Subalit humarap siya at sila'y sinaway at sila'y pumunta sa ibang nayon. Kaibigan, si John ayon sa istorya, meron siyang violent temper. Kaya ang sabi ng isang manunulat ang pangalan si Ellen G. White sa aklat ng Acts of the Apostles, gusto kong basahin sa wikang English ang wika, John did not naturally possess the loveliness of character that his later experience revealed. By nature, he had serious defects. Ang wika, sa katunayan, hindi si John nung una ay meron siyang maibigin na ugali na nangyari sa bandang huli. Subalit ang wika, sa kanyang kalagayan o kalikasan, siya ay merong seryosong mga depekto. He was not only proud,
hindi lang siya parang mayabang, self-assertive and ambitious for honor, but impetuous and resentful under injury. Ito yung tao kapag kayong nasaktan siya, gustong gumanti. He and his brother were called sons of thunder. Evil temper, the desire for revenge, the spirit of criticism were all in the beloved disciple. But beneath all the divine teacher is discerned an ardent, sincere, loving heart. Jesus rebuked this self-seeking, disappointed his ambitions, tested his faith, but he revealed to him that for which he so longed, the beauty of holiness, the transforming power of love. Ito yung nangyari sa kanya. Kaya nga, yung pangalawa na kanyang karanasan, he was a man of violent temper. Meron ba tayong ganitong kalagayan o karanasan na kung minsan kapag ka merong sinabing hindi maganda sa ating mga pandinig, ang ating tenga ay napapanting, at kung minsan kapag ka merong sinabing hindi maganda, ang balik nating salita ay mas mabigat? Kaibigan, itong ating dila, bagamat ito ay maliit na walang buto, subalit ito ay nakakasakit ng damdamin ng mga tao. Na kapag tayo ay nakarinig ng hindi magandang salita, hindi natin kung minsan napipigilan ang ating ngayong dila sa pagsasalita ng mga bagay laban sa ating kapwa. Mas mabuti na kapag ka merong binanggit sa atin na hindi maganda, na tayo tumahimik. Merong panahon na tayo ay magsalita, merong panahon naman na tayo ay dapat tumahimik. Kaya si John ay meron siyang mainit na ulo, kaya ang tawag sa kanya ay Son of Thunder. Subalit kaibigan, sa kanyang karanasan sa ating Panginoon, sa araw-araw sa kanyang pakikisama sa ating manlalalang, sa ating manunubos, he became a man of change. Siya ay naging lalaki ng pagbabago. By beholding Jesus, tayo ay maaring magbago sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kaibigan, kung ang ating pinapanood ay palaging krimen at ang ating isipan doon napapansin, hindi ba kung minsan ay ang ating pamumuhay parabagang palaging may krimen ang ating nakikita, ang ating narinig. Kaya merong isang awit na sinasabing, "Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little lips, what you say." Kaibigan, kapag ka ang isang salita ay atin nang binigkas kung minsan at madalas, napakahirap na nating banggitin o yung isauli ang isang taong nasaktan sa atin. Subalit si John, kaibigan, na samantalang ang ating Panginoon ay kasama, kapag ka nagkakamali siya, nakatingin ang ating Panginoon na may pag-ibig sa kanya. Kaibigan, yung ganong pagbabago sa ating mga buhay, yan ang kailangan natin. Sapagkat yung pagbabagong yon ang nais ng ating Panginoon, hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Pero sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Pilipos, "I can do all things through Christ." Kaibigan, ang ating mga buhay ay hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Madalas na tayo nakakagawa ng mga kasalanan. Madalas na tayo nakakasakit ang damdamin. Madalas na tayo ay gumagawa na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. But by beholding Jesus, you will be changed. Kaibigan, kung ang ating ginagawa araw-araw, binubusog natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso, sa salita ng ating Panginoon, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao na physical na tinapay, kundi pa naman salita ng ating Panginoon. By beholding, you will be changed. Kaibigan, ito yung kailangan sa araw-araw na tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili.
Subalit, ang banal na Espiritu, kapag ka pinapasok natin sa ating mga buhay, siya ngayon ang magbabago sa ating mga buhay. Hindi ko kayang gawin ngayon yung pinapagawa ng Panginoon, subalit sa tulong at kapangyarihan ng Santong Espiritu, ay magagawa ko ang lahat ng nais ng ating Diyos. Yung dating mainit na ulo ay mawawala kapag ka ang ating mga isipan, ang ating mga puso ay binubusog natin ngayon sa salita ng ating Panginoon. Kaibigan, yung pagbabagong yon ang kailangan natin. Subalit maraming mga tao ang nais makita ang pagbabago. Kinakailangan ng pagbabago ay mauna sa akin. Kaya lang kung minsan iniisip natin at nais nating makita mabago ang ating ngayong bansa at maging ang mga nanunungkulan. Kinakailangan ang pagbabago ay mauna sa akin. At kinakailangan ako ay gagawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, si John, by beholding Jesus, he became a man of change. At nung siya ngayon ay naging lalaki ng pagbabago, anong nangyari sa kanya? Siya ay naging lalaki ng pag-ibig. He was a man of love. Kaibigan, ang Panginoon na kanyang sinusundan sa kanyang pamumuhay sa araw-araw ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga sa araw-araw ngayon, sa magitan ng kapangyarihan ng ating Diyos, nagbago ang buhay ni John. Na dati-dati siya ay lalaking ambisyoso. Dati-dati siya ay merong mainit na ulo. Subalit sa pagbabagong yon, si John ay naging lalaki ng pag-ibig. Kaibigan, yung ganong klaseng ugali ay mapasa atin na kapag ka tayo ay lumalakad na kasama ng ating Panginoon. Nais mo bang magbago ang iyong buhay? Subalit hindi mo kayang baguhin ang iyong pamumuhay, kaibigan. Ipasakop mo ang iyong sarili sa ating Panginoon at ang banal na Espiritu siyang gagawa sa buhay mo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, yung gusto kong gawin ay hindi ko magawa, subalit yung ayaw kong gawin ay siya kong nagagawa. Subalit kaibigan, ang taong ito ay nagtagumpay sa kanyang pamumuhay. At bilang isang alagad ng ating Panginoon, nagtagumpay siya sa kanyang kahinaan, sa kanyang buhay, sapagkat binago siya ng ating Panginoon. Itong si John ngayon ay naging man of love. At ang sabi nga ni Ellen G. White sa kanyang pagsulat, para bagang ang wika ang kanyang pluma ay tinubog sa tinta ng pag-ibig. Sapagkat siya ang sumulat na sinasabi ng isang talata sa Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. He was a man of love. Kaibigan, yung laman ng kanyang mga sulat ay merong refleksyon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa kanyang pastoral letter, dito sa 1 John 1 Juan, Kapitulo 2, 9 hanggang 11, ito ang ating mababasa. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanan ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kaya ang sinasabi niya, kung sinasabi natin na tayo ay umiibig sa Diyos pero tayo ay napupuot sa ating kapwa, tayo ay nasa kadiliman. Kaibigan, kung ang pag-ibig ng Diyos
ang nasa puso ng maraming mga tao, maiwasan ang maraming patayan. Sapagkat bago kung minsan ang tao papatay ay merong puot sa kanyang puso, merong galit sa kanyang puso. Kaya ang sinasabi ngayon ni John sa kanyang sulat, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos pero napupuot sa kanyang kapwa, siya ay nasa kadiliman. At kapag ka tayo ngayon ay umiibig sa ating kapwa, tayo ngayon ay lumalakad sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kapag ka tinanggap natin siya, ang wika niya, kayo ang liwanag ng sanlibutan. You are the light of the world, ang sabi ng ating Panginoon. At pagkatapos ngayon, ang sabi pa ni John sa kanyang sulat, napakaganda sa 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 7, napakaganda itong sinasabi ng ating Biblia. Ang wika, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinapanganak ng Diyos, at makikilala sa Diyos. Kaibigan, love one another. Ito yung laman ng kanyang sulat. Ang wika niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ayon sa istorya, nung si John ay nangangaral tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon, ang sabi niya, totoo si Kristo, nakasama namin, nahipo ng aming mga kamay, nakita namin siya, nakasama namin siya, at tunay ang ating Panginoon. Tuwing ang mga mananampalataya nung panahon na yon ay magkaroon ngayon ng doubt at sila ay nanlulupaypay sa kanilang pananampalataya. Sabi niya, totoo ang Kristo, nakasama namin siya, nagmamahal sa atin, ang sabi niya. At sa kanyang pangangaral ngayon, hinuli siya ng mga sundalong Romano. At pagkatapos ngayon, siya ay pinapatalikod sa kanyang pananampalataya. Pero hindi niya kayang talikuran ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. At ang sabi ng istorya, siya ay itinapon sa langis na kumukulo. Subalit, naging isang milagro. Lahat ng mga lagad ng ating Panginoon namatay sa pagiging martir. Subalit si John ay hindi namatay sa pagiging martir. Ako'y naniniwala, pinahaba ng Panginoon ang kanyang buhay sapagkat sa kanya tinagubilin ng ating Panginoon ang kanyang mahal na ina. Kaya nga, dahil sa pangyayaring yon, si John ay humaba ang kanyang buhay na namatay na lang siya sa katandaan. At samantalang siya ngayon ay nandoon sa Isle of Patmos sapagkat itinapon doon at ang gusto ng Roma, siya ay mamamatay sa Isle of Patmos. Subalit ang ating Diyos, ibinigay sa kanya ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis. At noong natanggap niya ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis, nagkaroon ngayon ng isang utos na si John ay pakakawalan sa kanyang pagkabilanggo. O sabik na sabik ang mga kapatid sa Epeso na kalang mapakinggan si John sa kanyang pag-sermon. At noong unang Sabado nakasama si John, nag-sermon ngayon sa pulpito ng iglesia ng Epeso at ang sabi niya sa kanyang sermon, munti kong manganak, magag-ibigan kayo sa isa't isa. Pagkatapos tapos na ang serbisyo sa iglesyang yon. Noong susunod na Sabado, pinag-sermon na naman si John. At gayon din ang kanyang sermon ng wika niya, munti kong manganak, magag-ibigan kayo sa isa't isa. At pagkatapos ngayon sa pangatlong sermon ni John, marahil ang wika nila, mahaba na ang kanyang sermon sapagkat matagal siyang nawalay sa atin. Subalit, sa pangatlong pagkakataon, si John ay muling nagsermon at ang sabi niya, munti kong manganak, mag-ibigan kayo sa isa't isa. At pagkatapos ngayon ng kanyang sermon, nagpauna siya sa pinto ng iglesia o kapilya ng Epeso. Kinakamayan ngayon ang mga sumamba nung araw ng Sabat na yon. At merong lumapit sa kanyang sabi, Master, bakit palagi mong sinasabi, mag-ibigan kami sa isa't isa?
O ang sabi ni John sa kanyang sagot, "It is the Lord's command." Ito kanya ang utos ng Panginoon. At kapag ka ito nangyari na sa iglesia, ito'y sapat na. Kaibigan, yung pabalitang yon, mangag-ibigan sa isa't isa, ang nais kong iwanan sa inyo na pabalita ng ating Panginoon sa magitan ni John. Munti kong mga anak, mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Bago tayo matapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Ibulong mo sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sumasagot siya sa pangapanalangin ng kanyang mga anak. Napakabuti ng ating Panginoon. Meron ka bang suliranin? Meron ka bang hamon sa buhay? Kaibigan, sabihin mo sa ating Panginoon, sapagkat nakikinig siya sa ating panalangin. Tayo ay manalangin. Mapagpala at dakila po namin Diyos. Pagkatapos po naming napag-aralan ang buhay ni John, mahayag nawa sa amin ang pag-ibig ng aming Panginoon. Sapagkat kung ito ang nasa puso ng marami, maiwasan ang maraming krimen sa mundong ito. Dakilang Diyos, manguna nawa sa amin ang Banal na Espiritu. Bigyan kami ng isang buhay na ayon sa inyong kalooban, na kami ay marunong sumunod sa mga utos ng aming Panginoon. Pagpalain po ng aking kaibigan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Diyos. Maraming salamat, Pastor Romy. Honestly, growing up po, ang akala ko talaga si John ay parang very sweet, na talagang siya yung parang very obedient, behave, parang ganun siya kung i-describe ko. Kaya siya tinawag na John the Beloved. Pero ayon po sa pag-aaral natin ngayon, no, ano, 'di ba ang label nila ay Sons of Thunder? Ang sabi, anak ng kulog, ibig sabihin talagang meron din siya mga defects sa kanyang pag-uugali. Ang sabi pa nga, madali din siyang magalit. Ano, ready rin siyang lumaban. Merong natural na hindi magandang ugali sa kanya na kailangan niyang i-overcome. Pero alam niyo po, yung panahon na ginugol niya nakasama si Jesus, nakita niya kung paanong compassionate, kung paanong gentle, kung paanong napakamapagmahal nitong si Jesus na to. At yun ang nakatulong ano, sa kanyang transformation. Si John po, masasabi ko, he's a living example, a living illustration of sanctification. Yung araw-araw tayo ay pinapabanal. Araw-araw yung ating likas ay napapalish, nababago, natatransform tayo ayon sa likas ng Diyos. Nung maranasan ni John yung pag-ibig ni Jesus, nakapagbago po yun sa kanya. He was never the same John, the Son of Thunder anymore. At tayo po, pag naranasan din natin yung pag-ibig ng Diyos, it will never leave us the same. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating pag-aaral, may pagnanasa kayo na itong pagbabagong naranasan ni John ay maranasan din ninyo sa inyong buhay, sa aking buhay, makipag-ugnay lang po kayo dito sa ating tanggapan. Ganun din po kung gusto ninyong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay. At sa atin naman pong mga kaibigan, kung kayo ay may prayer request, may mga kahilingan po tayo, meron tayo ditong Prayer Warriors na handang samahan kayo na maglagak ng inyong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat, meron po tayong Diyos sa langit na wagas ang pagmamahal sa atin at sa tuwi-tuwi na siya po ay handang
tumugon sa atin pong mga panalangin, atin po siyang pagkatiwalaan. Maaari niyo po itong ipadala, tumawag, mag-text sa 0917-174-2777. 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan naman natin na nasa ibang bansa, maaari kayong tumawag sa ating toll-free number. Ito po ay libre, 1-800-132-20196. O kaya naman po ay mag-iwan ng komento, mensahe sa ating pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. At sa mga nagnanais naman ng readily available, downloadable na Bible Study Guide, meron tayong pang bata at pang adult, pwede po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Muli, nais ko pong ihatid ang aking pagbati sa inyong mga nanay. Happy Mother's Day again! At marami pong salamat sa inyong lahat na sumubaybay. Nais po namin kayong makasama muli bukas. Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Holy Bible Pathfinder. We are pleased to present you a Bible that was especially designed and made for pathfinders like you. Immerse yourself in the amazing full-color images. Let yourself be surprised by its original and attractive design. Explore the annotations, tools, and curiosities that will help you to better understand the Word of God. Discover the interesting charts about birds, plants, and coins, together with maps, graphics, and a lot more. Buy your Pathfinder Bible. Take the Adventist message to the world and do not be afraid. God will always walk by your side. Ask for the new Pathfinder's Bible. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. Seven, seven, seven. Praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week.